Pagkatapos ng ilang dekada ng paghihintay, pagtitiis, at paghihirap, sa wakas, sa administrasyon ni Pangulong Duterte ay naisabatas ang RA 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nakasaad sa RA 11524 ang pag-reconstitute ng PCA Board kasama ang tatlong representative mula sa hanay ng mga magniniyog mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tanging mga rehistradong magniniyog at trabahador ang makakakuha ng benepisyo mula sa mga programa sa ilalim ng RA 11524. Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay naglalayong magbigay ng direksyon at gabay sa maayos at epektibong pagpapatupad ng batas. Ang planong ito ay iikot sa 8 tematikong rekomendasyon para sa pag-unlad ng industriya. Sa ilalim nito ay ipatutupad ang mga sumusunod na programang mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. Social protection na ipatutupad ng PCIC, CHED, ATI, TESDA, PCA at PhilHealth tulad ng trainings and capacity building na may initial allocation na 400 million. Scholarship for farmers and their families na may 400 million allocation sa unang taon. Crop insurance na may initial allocation na 200 million. At health and medical needs na may 500 million allocation sa unang taon. Coconut Farmers Organization and Development na may initial allocation na 250 million na ipatutupad ng CPA. Hybridization na may initial allocation na 1 billion na ipatutupad ng PCA at DOSTP card na susuportahan ng iba pang stakeholders sa ilalim ng isang holistic na convergence framework. Ang hybridization program ay nahahati sa hybridization research at hybridization operations. Community-based farm enterprise development na ipatutupad ng sumusunod na ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture tulad ng High Value Crops Development Program, Bureau of Animal Industry, at National Dairy Authority. Ngunit, tulad ng naunang component, ang epektibong pagpapatupad nito ay nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng iba pang ahensya ng gobyerno na nakapaloob sa convergence framework na ito. Sa ilalim nito ay ang tatlong subcomponents na may kabuuang 500 million allocation sa unang taon tulad ng intercropping ng kakao at coffee, paghahayupan, at gatasan. Integrated coconut processing and downstream products shared facilities for processing na may initial allocation na 500 million na ipatutupad ng PhilMEC na susuportahan ng mga natiling ahensya na tutulong mula sa pagtatayo ng mga pasilidad hanggang sa pag-market ng mga produkto nito sa merkado. Support services na ipatutupad ng LDP and DDP, DTI, at DPWH tulad ng marketing at promotion na may 250 million allocation sa unang taon. Credit facilities na may initial allocation na 500 million. At infrastructure na may 500 million initial allocation. Upang maipatupad ng maayos at matagumpay ang mga nasabing programa na nakapaloob sa RA 11524, kinakailangan itong suportahan ng iba pang programa na pupondohan sa labas ng naturang batas gaya ng Innovative Research Program at PCA para sa institutional transformation na ginagabayan ng strategy map na ito, at mekanismo para sa program management, coordination at ng implementasyon ng RA 11524. Ang pagre-release naman ng pondo ay pamumunuan ng Trust Fund Management Committee. Lahat ng ito ay tungo sa masaganang pagniniyog, mataas na kita at progresibong industriya.